Let's now get the thoughts of Fishers Group Pamalakaya on the appointment of Agriculture Secretary Laurel. We are joined by their national spokesperson, Sir Fernando Hicap. Good afternoon, Kapando. Ay, good afternoon, Rica, no? Sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa programa natin, Kapando. Simulan po natin dito kay bagong talaga na DA Secretary natin, no? At a year and a half into the administration ng bagong Pangulo. Isa po siyang fishing magnate, ang bago nating DA Secretary. Ano pong inaasahan ninyo na maari niyang kontribusyon considering nanggaling siya sa pribadong sektor at napakalaki po ng pagkakaiba nun, no, sa pagsisilbi sa gobyerno? Tama po yun, no? Ang isa kaagad na dapat tingnan natin, mayroong conflict of interest dito, eh. Kasi siya mismo, no? ay isang businessman, lalong-lalo na hindi lang simple, talagang malaki, no? Malaking businessman sa ating bansa. Tapos pupunta siya sa Department of Agriculture na ang orientasyon dapat ay services, no? At yung pagtitiyak ng food security ng ating bayan. Kaya mayroong conflict, no, of interest. Kung ang kanyang expertise ay para doon sa business, hindi dapat yun, no, yung gagamitin niya bilang DA Secretary. Mm-hmm. Kaya kung yun ang magigibabo sa kanya, yung kanyang practice at karanasan bilang businessman, eh wala tayong maaasahan. Magpapatuloy, no, yung import liberalization, pagbuha ng mga imported agricultural product, at the same time, exportation, no? Kasi ito yung practice nila. Mm-hmm. At ito yung itinutulak, no, ng administration, ng managdaan administration, at ngayon, no, ng administration ni Presidente Marcos Jr., yung inaasa pa rin, no, doon sa importation, yung ating food security. It's malinaw na ito yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo na kakulangan na, no, ng supply ng pagkain natin. Which is yung pinakaano nga, ironic nga, no, sa loob ng isang taon kalahati bilang DA Secretary ni Pangulong Marcos, dito na itala mismo, no, ng US Department of Agriculture na tayo na yung number one importer ng bigas. Sa mas malaki pa yung ina-import natin sa China sa kabila ng napakalaki ng populasyon nila, no. Kaya yung ganong sitwasyon ay tama lang na magkaroon tayo ng bagong DA Secretary. Ang isang agam-agam lang natin dito, baka kasi galing siya sa business sector, yung interest, no, ng mga kanyang mga kasama sa negosyo, yung mga ibaba, walang aasahan para yung mamamayan ng Pilipino. Mm-hmm. Kasi sila yung kumikita dito sa import orientation at saka export policy, no, ng ating agrikulturan. Mm-hmm. Na-mention niyo na po, no, na siya ay nagmula sa business sector. Sa fishing din po ang industriya na hinahawakan ng mga kumpanya niya. Ngayon kailangan niya bitawan dahil pumasok na po siya sa pagsisilbi sa gobyerno. Isa sa mga problema natin pagdating sa industriya ng pangingisda ay yung unregulated commercial fishing sa municipal waters. Paano niyo po ilalapit ito sa kanya? Alam mo, hindi ito yung primary problem natin, ano, mm-hmm, yung pag-decline, mm-hmm, ng ating production sa ating, mm-hmm, pangisdaan. Yung unregulated, no? Ang isang problema talaga dyan, yung overfishing, no? Yung overfishing sa atin, naranasan na yan, eh. Ang tanong doon, sino yung may gawa? Bakit nagkaroon ng overfishing? Kaya nagkaroon tayo ng overfishing dahil doon sa walang humpay, ano, walang control, mm-hmm, na panghuhuli ng mga commercial fishing vessel. Hindi po kami yon, no? Mm-hmm. Hindi kasama yung mga maliit na mangingisda kasi hanggang ngayon, traditional pa rin yung mga gamit namin. At ang katunayan, kahit yung bangka namin, ayon mismo sa BIPAR, ay nasa 40% lamang, no, yung dibangka na may makina, 60% pa rin na mayigit, mm-hmm, yung isagwan, kaya nakapaka-traditional. Kaya kung meron mang dapat sisihin, no, dito sa pagiging overfishing ay yung mga commercial fishing vessel. At ito yung kinakatawan ni Mr. Laurel, no? Kasi sila yung isa sa pinakamalaki na commercial fishing vessel corporation sa ating bansa. Actually, hindi lang sa atin ang operation nila, pati dito sa Asia at sa iba pang territorial water. Kasi timbawa na lang dito sa Pocket 1 ng Prabil, no, taga-pangasiwa sila doon sa ISIS.
yung package 1 na inaproba ng World Trade Organization na kung saan ay mayroong ano sila no may memorandum of understanding sa Papua New Guinea para sa operation ng mga commercial fishing vessel. Kasi ang ano nga doon wala na eh, kulang na yung huli natin dito, kaya pumupunta na sila doon sa ibang mga territorial water no ng iba't ibang bansa. Kaya kung ganoon pa rin, lalong-lalo na ang isa pa pala niya, ang background, isa rin siyang prabil doon sa nagtutulak no na papasukin na yung mga commercial fishing vessel sa municipal fishing ground. Yung 15 kilometers na exclusively na municipal fishing ground ay matagal na nilang nilalabyan. At yun ang yung zona no ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay isa ito sa kanyang nabanggit no, yung amendment of fisheries code. At isa na nagtutulak dito na amendment yung fisheries code, yun nga yung alisin na yung 15 kilometers municipal fishing ground at exclusively para sa maliit sa municipal fisher at payagan na pumasok yung mga commercial fishing fisher. Kapag ganun, ay talagang wala tayong asahan, sasairin, no? At uusin talaga dito yung ating mga ang ating ano yan, produkto, no? Na kung saan ay pinag develop at sinusustain naming mga maliit na mga isda para suportahan yung pang-araw-araw namin kita, no? Yung pangangailangan namin pamilya. Lalo mawawalan, no? Papatayan nito yung mga maliliit na mga mangisda. Pag-usapan naman po natin ang fish production at ang responsableng fishing management. Sa nakikita ni po ninyo, ano po ang maaari niyang baguhin dito? Yes, yun. No? Yung dapat ipatupad, yung ating sinusuportahan natin yung fishing ban, no? Na kailangan talaga magpatupad ng fishing ban sa mga major fishing area natin. Na ang isang problema lang hindi dapat ginagamit yung fishing ban para doon sa exportation ay para sa import no kasi ito yung nangyari sa matagal ng karanasan even ngayong taon may fishing ban tayo ngayong October no hanggang December yan tapos ang sabi ng DFB Park kailangan nating mag-import ng 45,000 tons dahil ito raw yung hindi mahuhuli sa panahon ng fishing ban ito yung spekulasyon no hindi ano yan hindi yung shortage. Kaya mali, no? Ang dapat, kung meron tayong fishing ban, ay dapat meron tayong plano paano susuportahan yung mga area na apektado ng fishing ban na ipapatawad natin na dapat dito pa rin sa lokal, no? Napupunin yung supply. Dapat meron yung intervention talaga ng government. Pangalawa, sa pagtiyak ng supply, no? Yung ano yan, kasi hindi lang overfishing ang dahilan, no? Ng pag-decline ng ating produksyon, ang mas malala dyan at malaki yung epekto, implication, yung pagbaba ng huli natin, ng produksyon natin, dahil dito sa mga conversion and privatization ng pangisdaan natin, tulad ng talagang irreversible na impact ng dredging and reclamation. No? Talagang, ano yan eh, totally, ano yan eh, patay na yan, talagang binago mo na yung isang pangisdaan tungo sa isang ano yan, lupa na yung tatayo dyan. At saka yung mga black sand mining at iba't iba pa no at ganoon din yung rampant ng mga aquaculture no sa mga area okay na sa atin yung 10% allowed for aquaculture pero dapat ay hindi nalalagpas doon kasi pag lumagpas tayo diyan ay magkakaroon ng pollution no isa rin yon no lalong-lalo na yan yung unang dahilan eh ng patuloy ng pag-decline ng huli namin no ng produksyon natin sa kabuuan dahil doon sa pagkasira ng mga mangroves at ginawang mga kinumbert no yung mangroves area natin ginawang mga fish pond kaya yun no yung kailangan doon rehabilitation talaga ng ating pangisdaan at yung rehabilitation hindi lang rika hindi lang dapat sa coastal area no kasi useless din yon kung coastal area lang yung focus ng rehabilitation no tulad ng Manilibe, dapat mula sa bundok. Kasi malaki rin yung implication, ang destruction ng mga mining, no? Kapag nagkaroon ng disaster, yung kanilang mga mine tailings at nasiwawasak at pupunta yan sa dagat at nagkaroon ng pollution, no? Namamatay yung iba't ibang mga marine biodiversity natin sa area. Tulad nung nangyayari sa Rapurapo, no? Noong 2007. Hanggang ngayon, ay hindi pa nakaka-recover. Yung sa ano yan, Marine Doke, ano? Yung Markhaper, hanggang ngayon, wala pa rin nakaka-recover at hindi pa nabubuhay ang ibang kating species. Kaya yun yung kailangan, comprehensively. No? Tapos, yung ano pa yan, para matiyak natin, dapat talaga i-abandonan niya na. No?
yung import liberalization. Mm-hmm. Hindi talaga ating kailangan mag-import. Kasi isa sa kailangang tutukan. No? Opo. Yes. Sige po. Locally produced. Ang ano natin dito, Rica, yung pagtitiyak natin ng food security, dapat yung production natin, no, na napoproduce nating pagkain, ay lagpas doon sa pangailangan natin. Unless na hindi natin maabot yan, walang saysay at kasinungalingan lang yung programa na food security. Opo. Bago pa lang po ito, he has big shoes to fill. Marami po siyang mga problemang sinalo at kailangang ayusin. Tingnan natin kung gaano maganda ang kanyang magiging performance. Kapando, maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang hapon po. Opo, maraming salamat, Rica, sa inyong programa. Magandang hapon din po. Si Ka Fernando Hicap ng Pamalakaya.